Utos ni Pangulong Duterte, linisin ang Boracay sa loob ng 6 na buwan dahil kung hindi ay ipasasara niya ito. Kaugnay niyan, makakausap natin si Rowen Aguirre, Executive Assistant ng Alkalde ng Malayaklan at itinalagang tagapagsalita tungkol sa issue. Magandang umaga, Ginoong Aguirre. Magandang umaga po at magandang umaga sa lahat ng nanonood sa programa. Aba, may banta si Pangulong Duterte, nakakasuhan niya ng serious neglect of duty ang mga local government officials ng Boracay. Dahil ho dito sinasabi niya, pagka yung nangyari yung sitwasyon dyan sa Boracay, ano ang reaction niyo dito? Well, syempre may konting ano, pagkadismayado. No? But anyway, ang tingin nga namin, tingnan natin yung anong positive sa nangyayari, no? Kasi parang ano na to eh, call of action sa lahat, no? Para magtulong-tulong na para ayusin kung ano man ang mga problema namin dito. So ngayon ba, ano ho bang ginagawa? Kasi parang pinakamalaking problema dyan ho sa Boracay yung sinasabing tungkol dun sa waste disposal. Ano ho bang ginagawa dyan ng local government? Kasi parang matagal na rin natin naririnig yung problema at hanggang ito nga, umabot na tayo sa punto na mismo ang presidente ang nagbanta na ipapasara na ho muna ang isla. At tuloy-tuloy po naman yung aming ginagawa, no? Except na medyo malaki yung problema kasi may mga kailangan na infrastruktura, no? Para maayos ito. Isa naging problema namin dito dahil yung drainage system na ginagawa ng gobyerno, no? Ay 10 years in the making na, hindi pa rin matapos-tapos. So nagiging problema namin yan. Kasi nga, kung napansin ninyo, nung puling malakas na bagyo na dumaan dito, bumaha yung halos lahat ng mga kalsada natin dito sa isla. Isa doon ang problema natin yun sa drainage system po, especially sa pagpapalabas natin ng rainwater or flood water po. Oo, kasi sinasabi kahapon, kausap ko po si DNR Secretary Roy Simato, sinasabi niya nasa 40% ang hindi po compliant dito sa mga environmental requirements diyan po sa Boracay. At ang sinasabi ho niya, in 2 months time, kailangan ho ay makapag-comply sila. Otherwise, ay ipapasara ho nila yung mga establishmento. So ngayon ho, kayo ho ba may record dito mga hindi ho nagko-comply? Meron po listahan niya, no? Yung mga establishment po kasi, supposedly po dapat nagko-connect sila sa sewer line, no? Mm. Meron tayong ordinansa dito sa isla ng Boracay, sa bayan po ng Malay, na lahat ng establishment po na located within 60 meters some operational sewer line, dapat po mag-connect sila. At in fact, sa aming ano po, pag nag-renew ka po ng inyong mga business permit, isa pong requirement natin dyan, yung specification galing sa water utility, sa sewerage provider, na kayo po ay nakakonect. Mm-hmm. So, kaya lang ako, yung sinasabi nga, na kung hindi 40%, parang talagang dinidefy ho nila yung utos na kailangan kayo ay kumunik talaga doon para yung problema nga dyan sa waste disposal. Tama po yun, no? In fact, meron kami mga pinapadala ng mga notices sa violation. Meron na tayong mga na-penalize din, no? Dahil nga nakita natin. Yung iba po kasi ang naging problema, while they are connected with the sewer line, yung iba po gumagawa ng paraan na para mag-connect din sa drainage system natin, doon nila pinapalabas yung kanilang ibang sewage, no? Nahuli po namin yan kasi nung nakaraang taon, nagkuha po kami ng tawag dito, tinignan po namin yung ating mga drainage system. At nakita po namin na may ilang mga establishmento na nakakonect po hindi lang po yung tubig ulan, kundi pati po yung galing sa kusina nila. Uh-huh. No, na hindi po pwede. Kasi ang ating drainage system po, ang design po niyan, yung existing po, yung design po niyan, eh para talaga yan sa tubig na ulan o para sa mga baha po ba. Mm-hmm. So, itong mga establishmento na to, pinaayos po namin yung kanila, pinaputol po namin yung mga nakakonect na yon, pinasakan po namin ng simento, no, para hindi nila magamit. At sinight po sila for violation kasi as violation po ng sanitation code. Ano nakikita niyo, Mr. Aguirre, na magiging epekto nito sa turismo? Dahil papalapit na ho ang peak season, dahil itong Holy Week at bakasyon na ho. Ano nakikita niyo magiging epekto nito?
Yung kanya kasi mga pronouncements, no, nagkakaroon ng ano na, ng sa ano natin yan, sa ating reputasyon, no, nagkakaroon yan. So palagi ko magkakaroon yan ng epekto, but siguro more on the hindi po ngayon immediately, baka sa mga later bookings po yan, baka magkaroon po yan ng epekto. Pero kung meron tayong gagawin na seryoso at positive actions po para maayos ang mga problema dito, no, ay siguro baka ma-recover naman natin. Sabagay, tama rin naman ho na isaayos yung Boracay, dahil pag nasira ho yun, hindi lang naman yung isla ang apektado, dahil yan pangkalahatan sa buong Pilipinas, dahil ipinagmamalaki naman ho talaga natin ang Boracay. Totoo po, no? Kasi sa lahat po ng mga hindi naman po sa parang pinagmamayabang natin, no? Pero ang reality po, ang Boracay, siya yung pinakakilala sa ating mga tourist destinations worldwide. Kasi po meron po na kami mga sinalihan ng mga international mga travel markets, no? At ang doon, nakikita mo nang kakilala yung Boracay po, no? Kasi medyo yung reputation niya as one of the best beaches in the world ay nandiyan po. Oy, sana ino ma-maintain natin, no, mapanatili natin na yun talaga yung reputasyon niya, at wag yung kasi mismo ang presidente na nga ho ang nagsabi, 'di ba? Parang kaya nga balak niya ipasara. Anyway, maiba lang ako, Mr. Aguirre. Kumusta ho ang lagay ng panahon diyan sa inyo dahil sa bagyong Basyang? Medyo maulan po. Medyo maulan, pero sa ngayon narinig ko sa labas may konting hangin at ambon-ambon lang. Okay. Maraming salamat po at ingat po kayo dyan, Mr. Rowen Aguirre, tagapagsalita ng alkalde ng Malay Aklan.